Pwede na nga mamitas dito sa may talungan ng tito ko, kaya naman pumunta kami dito sa may bukid para mamitas. Kapiraso nga lang din yung kukunin namin dito at baka malugi. Pangsahog nga lang sa gulay na uulamin namin ngayong gabi. Nagkarne na kasi kami kagabi, kaya naman magugulay naman kami ngayon. Alternate lang ang laban, tol. Ay, ang ganda naman ng talong na to, alagang alaga. Tignan nyo naman kasi, tol, kung gaano kagaganda yung mga talong na yan, oh. Oo naman, oh. Tapos yung namimitas pa si Romeo and Juliet, ay talaga naman. At kung sa Cavite ngayon, meron ako tong iisang bingo, dito naman apat na pirasong bingo ang meron dito sa probinsya, mga utol. Ay, napagkaganda talaga ng spot dito sa may bukid. At si Parang Kim naman dito, nasa lubong pa namin na pinapasok niya na nga isa-isa rito yung mga alaga niyang baka. Hindi ko na nga sasabihin sa inyo, mga utol, pero ang talent talaga niya ni Parang Kim ay kumanta. Pagkatapos nga na ay mamitas dito ng mga talong, ay lumipat naman kami rito sa taniman ng tito ko ng mga balatong sa Pangasinan. Balatong sa amin ay munggo. At baka naman sabihin niyo, mga utol, ay sa amin to lupa na to. Hindi po, ay kami po ay nakikitanim lang dahil mababait ang mga friendly rito ng aking mga tita. Kesa naman kasi maista kang lupa at hindi mapakinabang nga na hanggat pwede naman taniman, ay taniman na lang daw. Ay, talaga namang hindi ka rin mapapano rito dahil meron kami mga gwardiyang aspin. Madami-dami na nga rin tong hinaribis ng otits ko, kaya naman safe na yan. Pagkabalik nga namin dito, ay namitas din ang bunga ng ampaletong otits ko. Ay, talaga nga naman, sabi nga nila, pag meron kang itinanim, ay meron kang aanihin. Kaya naman meron kang double oil sa otits ko dyan, na super happy. Kaya naman pagkatapos ng pitasan, ay nilagay naman dito tol ang mga gulay, meron pa pala tayo rito ang patola. Ay, hindi na pinatagal ng otits ko yan, inasikaso na kaagad, inuna na nga itong paghihiwain itong mga talong tol. Iniwang nga lang ni otits yan na para mga galamay ng puset, para naman habang nakain ka ng gulay, iini-imagine mo nakain ka na rin ng puset. Ay, mabisa din, may apat na puset. Kasunod naman yun, ay binalatan na rin ni otits itong bunga ng malunggay tol. Tulad nga ng sinasabi ko noon, nung nag-uumpisa pa lang ako, ay ilag na ilag talaga ako sa gulay. Pero habang tumatagal ako sa social media, ay napapakain ako ng gulay tol, at habang tumatagal ay na-appreciate ko na yung lasa niya, ay lalo't nandito ako sa probinsya tol, ay saganang-sagana sa gulay. Pero may mga gulay pa rin talaga na nangingilag pa ako, tulad ng okra at saka itong ampalaya. Habang yung mahal ko naman tito rito, eh, chill na nagduduyang, kaya naman meron dyang peace sign. At safe na nga itong mga ampalaya. Kaya naman sunod na ginanapan na nga ni tito itong mga agor. Ito ngayong munggo, mga utol, at dahil meron pa nga siyang mga balat, eh, agor ang tawag sa amin dito sa Pangasinan. Ay, matagal-tagal na asikaso yan tol, sa dami niya no. Kaya naman nagsalang na muna rito yung tita ko ng sinaing tol habang inaasikaso pa yung ulam natin ngayong gabi. Kaya naman haantayin pa natin ma-finish yan tol bago natin lulutuin tong gulay natin, at na-safe na nga itong mga agor natin tol. At yung tita ko naman dito na napaka-sexy, ay pinaghihiwa na nga itong mga patola. At ang tawag naman namin sa gulay na to ay baog. Hindi baog ah, baog. Isipin mo yun tol, dati hindi ako nakain ng gulay, ngayon ang dami ko na didiscovery na kung ano-anong gulay yan. Samantalang dati iwas na iwas talaga ako sa gulay, ayaw na ayaw kong nakakita ng gulay, pero ngayon ay talaga naman super appreciate na. At kung isa ka rin tol sa nakain ng bulanglang, ay alam na alam mo yan tol na mabisang mabisa pag tinapatan niya ng tinapa. Ay talaga naman, pagkatapos mo umepti, sabay dighay, ay mapapasabi ka talaga ng anak ng tinapa. At dahil safe na nga itong mga kailangan natin tol, eh ready to cooker na to. Kaya naman nagsalang na rito yung tita ko ng kawali tol na makapagprito na muna ng tinapa. At dahil nasa probinsya ka, i-use oil, pwede na yan. Ay napagkalayo naman kasi dito sa amin ng palengke tol, kaya naman hanggat maaari ay magtipid talaga. Dahil dito sa may probinsya tol, eh kahit ano lang tol, basta pampalasa lang sa kanin mo tol, itsaga-tsaga na, patos-patos na. At kahit toyo, mantika lang, agamang o bagoong, ay patos-patos na yan tol. Kung talagang taga-probinsya ka, alam mo yan. Tapos na nga rin dito yung tita ko magluto ng tinapa, kaya naman sinalangan niya na rin dito ng kaldero para maumpisa na maluto yung gulay. Yung pinagprituan na nga rin ng tinapa tol, yung ginamit na mantika para lasang lasa talaga ang tinapa tol. At pagkatapos ay nagisa na nga rito ng sibuyas tsaka luya. Nung naigisa na nga yung sibuyas tsaka luya, ay sabay-sabay na nga inihulog dito itong mga gulay. Tulad na itong agor, bunga lang malunggay, tsaka itong ampalaya, tinubigan na rin tol at pakukuluan na muna yan tol. Kaya naman pinwesto lang itito yan ng pinaporma lang para mabisang mabisa talaga. Dahil dyan, meron kang double okoy sa tito ko. Ang bangis mo talaga, oh, tits. Pagkakulong nga tol, eh, binuksan na ni otits yan tol, lang masalina na ng bagoong. Ay, ayan talaga magpapabisa dyan tol, ako na nagsasabi sa'yo. Yung mismong katas nga lang ang kukunin natin dyan tol, hindi na natin isasama dyan yung mga isda dahil matinik yan tol. Ay talaga naman, oo, oh, itsura pa lang tol, ay mapapayagop pa na kagad kahit di pa kompleto yung sangka. Kaya naman double okay dyan sa tito ko na super happy. At habang inaantay pa natin kumulo yun tol, ay inugasan na rin ni otits itong mga patola tol, tsaka yung galamay ng pusit. Ay, ang bisa naman yan tol, hindi lang pala tinapansahog niyang bulang lang mo, pati pala galamay ng pusit kasama, oh, talaga naman ang bisa.
niyan. Sabay-sabay na rin inihulog ni Otits yan, tol, na makakain na rin kami. Pati tong baag, tol, inihulog na rin ni Otits yan. Pagkatapos ay konting mekos-mekos lang, tol, lang hindi magkadurog-durog ang ating gulay. At pagkatapos ay inilipag na nga ni Otits tong mga tinapa. Pagkatapos ay mga isang buong magic sarap, tol, para mabisang-mabisa talaga ang food tripa na magaganap. Kaya naman pakukuloan na muna ng Otits kaya ng mga 15 years at dahil dyan, meron ka dyan double okay sa tito ko na super happy. Pagkakulong-pagkakulong nga, tol, at pagkabukas ay talaga naman dambango. Tignan mo na mga kasi yung itsura niyan, tol, kung gaano kabisa yan, no? O naman, o kaya naman husgana ng Otits kaya, tol. Hinipan na at pagkahigop na pagkahigop. Ah! Yummy! Mabisa! Tignan mo na mga kasi yung itsura niyan, tol, kung gaano kabisa yan, ay talaga na mapapasandok at talaga ng kanin kagad kahit kakasandok mo lang. At dahil safe na natong bulang lang natin, tol, ay iahaw na nga ni Tito yan, tol, at ilalagay na doon sa may kalan. At para makakain na rin kami, tol, dahil kanina pa kami gutom na gutom sa tuwing binubuksan ni Tito ay amoy naman talaga. Ay tignan mo na mga kasi, tol, kung gaano kabisa yan, o naman, no, ay talaga ka. Ay husgan ulit ng Otits kaya, tol, para wala kang kaduda-duda dyan, kaya na mahinipan na, tol, at pagkahigop na pagkahigop. Yami-yami! Mabisa! Ay, talaga namang hindi nagbabago ang resulta eh. Kaya naman, ano pag ginagawa mo dyan, tol? Subukan mo na, tol, at magbulang lang ka na din dyan. Kaya paano? Hanggang dito na lang din. Paalam!